Hello guys, so last time, pinag-create ko kayo ng MS Access. Okay, so marami tayong magagawa sa ating MS Access. Importante na matutunan nyo kung paano mag-create ng isang database dahil yun yung pinaka-source ng ating data na ipapalabas sa ating system na gagawin sa ating Visual Basic. So ngayon, try naman natin i-connect yung ginawa nyo MS Access sa gagawin nating project. Okay? Yung mga pinili nyong preferred projects nyo. So, yun. Gagawa tayo ng database or for example ngayon, inventory. Try natin gumawa ng inventory na palalabasin yung mga items natin, products natin sa ating simple form na gagawin sa ating Visual Basic. So, open lang natin yung ating access. Access ito. Okay. Dapat naka-login kayo guys sa ating, ayan, Microsoft account. So, to check lang kung naka-login kayo, punta lang kayo dito sa account. Okay. So, yun yung inyong user information. Then, dito sa home, click nyo lang yung blank database. Okay. So, we are about to enter or input yung ating database name. So, para uniform tayo lahat, type natin inventory DB. So, DB is shortcut for database. Okay. Then, click create. Ayan. So, dito guys, ito yung table 1. So, ito yung mga fields natin. First is ID. Okay. Kung gusto nyo pa mag-add. And so, lagay nyo lang kung ano yung gusto nyong field. So, pwedeng short text. Pero ano ba yung field name or yung column na kailangan natin. So, lagay tayo ng product name. Ayan. Tapos, currency, yung ating product price or item price na lang. Okay. So, hindi mawawala yung number, quantity, kung ilan, QTY na lang, shortcut. Okay. So, kung may item price, quantity. So, dagdag pa tayo ng description. So, short text yung kanina. Gawin natin long text. So, product description. Description. Yan. Okay. So, we have the ID, the product name, item price, quantity, QTY, product description. Okay. So, pwede natin i-move. Pwede ba i-move? Okay. Para i-move yung ating mga fields. So, right-click nyo lang. Then, yung ating design view. Okay. Tapos, pwede na kayo dito mag-save ng table name. So, pwede natin pangalanan na item table o product table na lang. Product TBL, shortcut. Product TBL. Okay? So, product table. So, nandito guys, yung field name. Okay, nasa design view tayo ha. Yung kanina, ni-right click natin. Tapos, design view. So, nasa design view tayo. Kaya, makita nyo, lumipat din yung tab natin sa design. Okay? So, pag nasa design view kayo, ang makikita nyo dito sa ating screen ay yung mga field name, tapos yung data type. Okay?
Sa ating data type, yung ID naka-default na auto number. Okay. Then, pansinin nyo dito sa baba na ang new values niya ay lagi nag-increment. So, pag ang initial nyo, first record nyo ay laging 1, then every time na magdadagdag kayo or mag-i-insert kayo ng record sa ating database, mag-i-increment lang yung ID nyo. So, 2, 3, 4, 5, so and so on. And then, dito sa ating short text, okay, pwede nyong i-modify yung field size. Ayan, so dito yan. Currency natin, okay, decimal places, pwedeng auto. Pwede nyo rin gawing 2, 4, okay, so dito yon. Pero kung auto, default nyan ay 2 decimal places lang. Then, for the quantity, okay, number, so, pwede din natin itong is 0. Okay, para wala siyang decimal places since quantity naman yung pinag-uusapan natin. And for the product description, yan, since long text to, wala tayong nakalagay na field size. Okay? So, ito yung ating design view. Okay? Let's now populate yung ating database, yung ating table ng mga data na palalabasin natin sa ating Visual Basic. To do that, punta ulit tayo sa ating data sheet. Okay? So, you must first save the table. So, click yes. Okay? So, dito, maglalagay lang tayo. For example, ang ating product is yung mga parts ng ating desktop. For example, so we have the monitor. Pansin nyo guys, or let's make it all caps na lang. Pansin nyo, nagkaroon na ng 1 yung ating ID. Dahil nag-input na tayo ng value sa ating field na product name. Okay, so ang item price, magkano na ba ang monitor? For example lang naman for demo purposes lang. So let's say 350. Okay. Inventory to. Okay, so meron tayong quantity. Kunwari meron tayong stock na 10. Ayan. Monitor natin. Kunwari, for example, size lang. So, kaya na maglagay ko anong size ng inyong monitor. So, 13 by 7, kunwari. So, monitor. Okay. So, pag dito, naglagay kayo ulit, keyboard. Ayan, magkakaroon na ng ID 2. So, ang keyboard is, kunwari, nasa 200 lang. And meron tayong 5. Okay, Acer keyboard, for example. Ito, pwede itong brand din to. So, kayo, bahala kung anong lalagay nyo dyan na product description. So, lagay na natin dito mouse. Mura lang yun, nasa 150 kunwari. So, meron tayong tatlo. Kunwari, ano mo mga brand ng, ano ngayon, ng mouse. Kunwari, CDR King na lang, CDR King mouse. Okay. So, ayan. Kunwari, tatlong items muna yung ating laman for our inventory system. So, let's proceed in designing or creating yung ating form sa ating Visual Basic.
Okay? Don't forget to save, guys, ha? Okay. So, Visual Basic. Ito. Ayan. So, dito, naka-prepare na dito yung design ko. Gayahin nyo na lang. Meron akong isang button. Okay? Inventory system. So, yung first button ko, load record. Ang pangalan ay button load, BTN load. Okay? Then, this one, this is data grid view. Na makikita nyo dito, ayan, data grid view. So, drag nyo lang. Then, kaya ako nagkaroon ng label dito, ay nilagyan ko siya ng group box. Okay, para may label lang. And ang group box natin, guys, ayan, group box 1. Meron niyang properties din kung saan niya pwedeng baguhin yung text, di ba? Okay, list of items. So, yung color dito din, navy yung color ko dito, kaya ganyan itsura. Then, yung background niya, yung back color, ayan, light blue naman. So, it's up to you for the design, kung anong kulay. Okay? And, next requirement is another group box. Okay, group box 2. Ang name ko dito ay item details with 4 text box. Ayan, first text box is text item name. Next, text item description. Third, text price. And last is text QTY. Last is text QTY for our quantity. And then, dito lang sa gilid, sa left side naman yung mga labels. So, lagyan nyo na lang ng label, product name, product description, price, and quantity. Then, last requirement is yung tatlong buttons. So, first button, button save, button update, and button delete. Okay? Once okay na ang inyong form, okay, doon na tayo magkoconnect sa ating MS Access. So, pakigawa nito, guys, yung ating requirement for our form 1. Okay, done na dito, guys. Okay? So, next, click nyo yung ating tools and then connect to database. Okay? So, once click, ito yung screen na dapat makita nyo sa inyong Visual Studio. So, may choose data source. Ayan. Microsoft Access Database File, merong OTBC, SQL Server, okay, may Oracle. So, itong una-una yung ating pipiliin. Okay, so next, continue nyo lang. So, click nyo lang yung browse dito. And then, to confirm lang, guys, kung anong path yung inyong database, balik kayo sa Access. Okay? So, ito yung Access nyo. Punta kayo sa File. Then, Info. Tapos, Open File Location. Ayan. So, nandito yung ating Inventory DB sa Documents. Okay? So, ganun yung pag-check kung anong path, ha? So, from here, punta sa File, Info, Open File Location. So, balik tayo sa Visual Basic. So, pupunta ako sa Documents. Then, choose ko yung Inventory DB. Okay? Then, Open. Yon. So, pag ganito yung error nyo, make sure na naka-close yung inyong Access. So, close nyo muna. Yan. Tapos, open. Okay? So, try natin kung okay na. Then, pwede nating itest yung ating
connection, gamit tong button na to, test connection. Ayan, so test connection succeeded. So, okay na natin to. Ayan. Tapos dito guys, sa right side, meron tayong connection string. So, select all nyo lang yan, o control A. Then, copy, control C. Make sure na save nyo to. So, kahit sa notepad lang. Ayan, paste nyo lang dyan. Okay? So, dito yan guys ha, sa connection string. Kasi gagamitin natin yan mamaya. So, baki copy paste. Then, dito, sa left side, since ito na yung database natin, i-drop nyo lang to. Ayan. So, nandito yung table na ginawa natin. Okay? So, done na to. Na-save nyo na. Nilagay ko lang sa akin sa notepad. Okay? So, proceed na tayo sa ating coding. Double-click the form. Ayan. So, dito na tayo mag-start ng ating connection sa ating database. Let's define our variable con as new OleDB, this one. That only DB connection. Open parenthesis. Then, copy nyo yung kaninang sinave natin na connection string. This one. So, paste. Okay. So, nag-error. Dapat naka-code to. Then, remove nyo na guys yung ating code dito. Okay, so guys, pag ganito, meaning wala pa tayong available na OleDB. So, try natin mag-import. Imports. System.data and imports. System.data.OleDB. Okay. Pag ito, nakapag-import na kayo, and ganun pa rin yung error, may red pa rin tong line na to, try to right-click this project. Okay? So, right-click, then, ito, manage NuGet packages. So, click. Click natin itong browse. Ayan. Tapos, dito natin i-type yung system.data.oledb. Ayan. So, pag ganito ang itsura niya, guys, meaning hindi pa available sa ating Visual Studio itong package na to. So, click nyo lang. Okay. And then, install. So, wait lang natin matapos. Ayan, tapos, pag okay na, so, click okay nyo lang. Ayan. So, nag-zero error na tayo. Okay? So, tingnan natin ulit yung code. Ayan. So, ganyan na dapat yung itsura ng ating OleDB.OleDB connection. Nilagay natin sa variable, guys, yung ating connection dahil lagi natin itong gagamitin, yung connection string. So, pwede natin i-open and close yung ating connection sa
database. Make sure na naka-quote, naka-enclose sa quote yung ating string, connection string. Ayan, same with this one. If ever, guys, meron kayong quote dito, paki-remove. Dapat isa na lang string to. Ayan. Okay. Pwede rin naman, since may space, pwede nyo lagyan ng yan, single quote dito. Single quote dito. Yan. Since may space kasi ako dito eh. So, make sure kung may mga spacing kayo, mag-single quote na lang kayo sa loob. Pero double quote sa labas. Ito. Next, declare tayo ng variable, dim i. Itong i na to is gagamitin natin sa pag-execute ng mga command. Like select, insert, update, delete. Okay, so later yon pag mag-execute na tayo. From our design, click natin yung load. Ito muna yung lagyan natin ng code para lumabas yung in-insert nating records dun sa ating MS Access ay ma-display dito sa ating data grid view. Okay, so double click. Ayan. Sa button load click, guys, ito yung itatype yung code. Ayan. So, explain ko lang, nilagay natin siya sa try catch. Ayan. Para makuha yung exception na tinatawag. Ang exception is kapag nagkakaroon tayo ng error sa ating system. Lalo na kung mo-connect na tayo sa database o sa project nyo, guys, make sure na meron kayong exception handling, kung tawagin. So, yun yun. Ipapaloob nyo siya sa try-catch. Okay? So, sa try, ito yung pinaka-code or method na gagawin sa ating button load. So, una, declare muna natin yung mga variables na gagamitin like SQL, CMD or command, DT, data table, and yung ating DA, data adapter. So, ito yung dineclare natin kaninang variable, yung connection string. So, con.open. Next, ito na yung pinaka-statement natin. So, select asterisk from product TBL. Make sure tama yung spelling na ating table kasi mag-e-error to or magme-message na hindi existing yung table nyo pag mali yung ilalagay nyo dito. So, make sure tama. Dito nyo naman makikita yan, guys, yung table sa product TBL. Okay? Then, cmd dot. So, dinedeclare natin na yung command daw natin, ayan, ay dapat magkaroon ng connection equals dun sa ating connection string, which is yung con na variable. Then, cmd.commandText yung ating SQL statement. Tapos, yung DA, ito, yung data adapter. Okay, lalagyan natin ng dot select command yung ating command. Nakuha niyo yung flow. From SQL statement, dineclare yung connection, dineclare yung command text, then tsaka ilalagay sa data adapter. And then, yung ating data data table, ito, i-fill natin. Okay? I-fill natin yung data table natin. Na yun yung gagamitin ng ating data grid view as data source. So, yun yung pagkakasunod-sunod, guys, ha? Okay. So, kapag okay na, tsaka na tayo tatawag ng exception. Ito, yung sa message box, ex.message. Okay, paki-type. Ayan, sige. So, clear lang natin yung mga space para mas makita nyo. Ayan. So, ayan yung buong button load click.
Pagpapalabas pa lang to guys ng ating records. Viewing pa lang ng records sa ating database. Wala pa yung insert, update, delete. So later yun. Okay, you're done. Sige, proceed na tayo guys sa ating data grid view. So, pag kinilik natin guys yung ating data grid cell, okay? Kunwari, one record dito. Pag kinilik natin yon, dapat yung mga fields na ikiklik natin is mapupunta dito sa ating mga text box. So, to do that, double-click nyo yung data grid view. Okay? So, ito siya. If ever, guys, hindi cell click yung nakalagay, paki-bago na lang. Ang default niya kasi ay cell content click, if I'm not mistaken. So, palitan nyo na lang ng cell click. Okay? So, dapat cell click lang yung ating event. Eto, so dapat cell click lang to. Sa loob ng ating cell click event, tatawagin na natin yung mga text box natin. Mag-a-assign na tayo ng value sa ating dot text. So first, kunin muna natin yung current row. So me.text equal data grid view 1.currentRow.cells tapos yung nakapaloob is 0 dot value and then text item name dot text depende to guys sa pagkakasunod-sunod ng fields nyo sa inyong data grid view. Di ba nag-select asterisk from product table tayo? Kung paano yung pagkakasunod-sunod ng fields nyo doon sa inyong database, ganun yung magiging itsura ng ating data grid view. So make sure kung ano yung cell number 1, 2, 3, 4, yun yung napaglalagyan nyo ng text box, value ng ating text box. So sa akin kasi, inuna ko yung name. Sumunod yung price, kaya yun yung second ko. Then, quantity, last yung description. Pero, ang recommended sana, after ng name, nakadikit yung description. Followed by price, then quantity. Okay? So, if ever ganito na yung itsura ng inyong database, pwede rin naman ganyan. Same with sa akin. So, kapag okay na guys, na-type nyo na. Okay, proceed na tayo sa ating button update. Okay, so punta ulit tayo sa design. Okay na ba dito? Make sure nyo lang yung mga cell number. 1, 2, 3, 4. Okay. So, balik tayo sa design. Doon na tayo sa... So, pag ang ginagawa nun guys ha, yung cell click, pag nag-click tayo ng isang cell dito sa ating data grid view, pupunta yung mga values ng ating field dito sa text box. And if ever mag-change kayo ng value dito sa ating text box, at kinilik nyo yung update item button. So, dapat mabago din yung value ng field na yun. Okay? So, yun yung gagawin natin dito sa update item. Okay? So, dito sa button update click, ayan, same lang din na dinideclare natin sa taas yung ating DIM SQL string. DIM CMD as new
Ayan, olidb.olidb command. Kailangan natin ulit i-open yung ating connection. Pero this time, ang gagamitin nating statement ay update. So, update yung table name na product TBL set. Okay? Kapag nag-update tayo, guys, update na word, table name, set na keyword. Tapos, yung mga fields na gusto nating i-update. So, first muna is product name. Make sure tama rin yung spelling ng ating column. So, makikita nyo rin dito sa left side. Product name. Okay, equals yung ating dot text ng ating text box. So, text item name. Next, product description. Tapos, yung ating text item description. Okay. Separated lagi, guys, ng comma kapag new field. So, kunwari, product name, tapos comma bago mag product description. Comma ulit, then yung ating quantity, QTY lang naman yon. Okay? Last, yung item price. Okay? Tapos, lagi nating tatandaan na kapag nag-a-update, maglagay kayo ng where condition. Kasi kapag hindi nyo nalagyan ng where condition, automatically lahat ng fields na yon ay ma-update. Make sure na may where condition kapag nag-a-update. Okay? So, where ID equals yung ating val. Okay. Open and close parenthesis. Me.text. Okay. Then, cmd.connection. Con. Okay. Command text equals SQL. Paulit-ulit lang naman ito, guys. Yung SQL natin. Command. Ayan. So, dito na yung paggamit ng if else naman. So, kapag daw hindi existing, okay, dito tayo sa else, pag hindi existing, no record has been updated. Pero kung existing naman, ibig sabihin, may nakita siyang ID na yon, okay, kasi nag-work condition ka eh. Pag nag-match or naging true yung statement mo, sasabihin mo, record has been updated successfully. Magpapalabas tayo ng message. Else, walang i-update. Then, lagay pa rin tayo ng catch for our exception. Then, finally, i-close natin yung connection. Then, don't forget, lagi i-end yung ating try. Okay? So, paki-type to, guys. Kita ba? Ayan. So, kung magkakaiba tayo ng column sa ating MS Access, guys, make sure tama yung inyong mga field. After nitong set, ayan, product name, product description, QTY, and item price. Okay. So, palitin pa natin konti. Ayan. Okay, for the last part, guys, for the last part, yung ating delete button. So, balik tayo ulit sa ating design. Then, click, double click yung ating delete item button.
Ato. So, sa ating button delete, ayan. So, delete, ayan, delete asterisk from product table where ID equals, yun lang ulit, yung val, tapos me.text. Yun lang naman lagi yung ating where condition dahil naka-data grid view naman tayo. Ganun ulit, kapag I is greater than 0, magpapalabas tayo ng message na successful yung kanyang pag-delete. Else, no record has been deleted. So, copy-paste nyo lang guys yung code nyo doon sa ating update, pero palitan nyo ng SQL statement. Delete na to, dapat. Okay, wala, no need to state the fields kasi hindi naman tayo nag-update. So, delete lang. Automatically, yung buong record na yon where yung ID is equal dun sa sinelect na cell, i-delete niya na yon. Okay? So, that's it, guys. Meron na kayong working na system connected na sa ating MS Access. So, pwede na kayong mag-create ng maraming tables kung kinakailangan sa inyong system, sa inyong project. Basta make sure tama lang yung connection string at na-install nyo yung mga dapat install katulad kanina. Pag sa project, di ba? Yung package for our system.data.oledb. So, i-run natin guys to check lang na working. Okay, ito na yung ating finished product or finished system. Ayan, so load record. Ayan, so pinalabas yung laman ng ating database. Okay? So pag nakaklik ako dyan, ayan, na babago yung laman ng ating mga text box. So, kapag sabihin natin monitor, keyboard, mouse, di ba? Lagay tayo ng, sabihin natin, laptop na lang, laptop. And then, Lenovo. Laptop. Ang price ito nasa, sabihin natin, 30,000 na lang. 30,000. Okay. May dalawa tayong quantity. Then, save. New record has been inserted successfully. Okay. So, pag niload natin to, nadagdagan na yung ating data grid view. So, apat na yung ating items. So, pag na-click ulit ako dito, kasama na yung 4, item 4 na laptop dito sa ating napupunta sa text box. So, try natin baguhin yung, eto, 13 by 7 monitor. Gawin na lang natin itong black monitor. Ayan. So, try natin kung gumagana yung update. So, record has been updated successfully. Try natin i-load ulit. Ayun. So, nabago na yung ating product description. Remember guys, ang load record is laging kumukuha sa database. Okay, next. Try natin yung mouse. So, delete item. Record has been deleted successfully. So, load ulit. So, nawala na yung mouse natin. Pero guys, hindi na babago yung
ID. Once deleted, mareretain pa rin yung ating ID kasi sa database ay naka-increment. Okay, auto number tayo. Hindi porket nag-delete tayo ng isang item, mababago ng 3 yung ID niya. So, tandaan yun guys ha. So, kunwari sa project nyo, nakailang test kayo, make sure clear lahat ng inyong data before kayo mag-insert ulit. Okay na. So, I guess kayang-kaya nyo na itong gawin sa inyong project. So, yun lang guys. And that's it for our session for today. Thank you!